Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Good evening po sa inyong lahat. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang issue regarding po sa mga kaso ni Kibuloy. Hindi po ba nagre-request siya dati na pumunta sa korte at hindi sa Senado? Ito nga po, at meron na po pala mga nakabingbing kaso sa kanya na hindi pa na isasampa. So, Dante, gaano na ba katagal na nakabinbin yung mga kaso na yan sa DOJ at sino ang complainant sa mga kasong yan? John, ayon sa Department of Justice, ito ay nasa 4 na taon na, John, na nakabinbin itong mga reklamo laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy sa DOJ. Si 4 na taon na nakabinbin. Ibig sabihin, may nag-file na ng kaso pero hindi pa rin umaandar. Meron nga talaga mga supporters si Kibuloy kahit sa ang sulok. Lalo na dyan sa Davao. Eh, taga Davao siya eh. So, may nagagawa talaga ang pera. So, eto po talaga ang masasabi natin na pera-pera talaga ang labanan. Napatunayan na maraming nagsabi. Marami nagre-reklamo, hindi talaga siya ang appointed son of God dahil masama talaga ang ugali niya. Mabigat ang ebidensya kaya dapat kasuhan si Apollo Kibuloy. Ito ang nakita ng Department of Justice o DOJ sa pag-aaral nila sa reklamo laban sa... Ayon kay Secretary Crispin Rimulya, ipinagputos na nila sa piskal sa Davao City na isang pang kaso sa korte. Si... Dito talaga lumalabas yung sinasabi natin na pag ang isang pangyayari o isang kaso is pinapansin na ng tao, saka nagsisilabasan itong mga taong nagbibida-bida. Tingnan nyo, ngayon gumagawa na sila ng paraan para makasuhan si Kibuloy. Laban kay Kibuloy, ito ay sexual abuse of minor sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nangyari umano. See, marami naman talaga nagreklamo eh. Tapos yung sinasabi niya na hinahabol siya at pinag-aagawan ng mga babae. Wow, ang gwapo mo. Sabihin ko sa'yo, Pacquiao, Buloy. Pacquiao nga ang tawag sa kanya ng iba eh. Pastor Kibuloy. Sa bagay, may point. Pero ako talaga naniniwala ako na tama si Brother Ellie. Yung mga sinabi ni Brother Ellie, yun ang totoo. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi lang na wala tayong nakikitang totoo. Ang totoong anak ng Diyos ay gumagawa ng himala. Gumagawa ng mabuti para sa tao, hindi gumagawa ng masama at gumagamit ng tao para makilala sa Pilipinas at sa buong mundo.